Bak ama Merhaba, kanka hoş bana da geldin. Bir Gerçi Merhaba. Dün kese isang sigay yan. Kapwede mo na mabayot. Mayos na kayo. Pareha na kayo nila. Alam niyo ba na isa sa tatlong babae ang nakararanas ng pisikal at sexual na pang-aabuso na karaniwan pang mula sa kanilang katuwang at 25% naman ng mga kababaihan sa buong mundo ay ikinasal bago ang kanilang 18 kaarawan. Samantalang isa sa 4 na lalaki naman ang nakararanas ng sexual na pang-aabuso kabilang na ang pisikal na paghawak. 4.5% ng trabaho ng kababaihan ang nasa panganib kumpara sa 3.8% ng trabaho ng mga lalaki ayon kay McKinsey dahil mas nagtatrabaho ang kababaihan sa mga industriyang apektado ng pandemya ng COVID-19. Ang mga ina ay mas malamang kaysa sa mga ama na tumalikod o isaalang-alang ang pag-alis sa kanilang trabaho sa panahon ng pandemya, ang ulat ng World Economic Forum. Nalaman nila, 17% ng mga ina ang nagulat ng pagbawas sa kanilang oras sa trabaho kumpara sa 9% lamang ng mga ama na nagulat ng pareho. Nakararanas din ang mga kababaihan ng diskriminasyon sa pagpapasahod. Ang anino ng pandemyang ito ay ang mas malalang pagsisiil sa mga kababaihan. Sadyang nakakalungkot, hindi ba? Tumako naman tayo sa mga kapatid natin na LGBTQIA+ community. Ayon sa pag-aaral, mas nakararanas ng diskriminasyon ang mga kabilang sa LGBTQ sa loob ng paaralan. 65% ng mga kabataan ang nakaririnig ng mga homophobic remarks. 30% ang lumiban ng isa o higit pang araw sa kanilang pag-aaral dahil sa pakiramdam na hindi ligtas at komportable sa loob ng paaralan. 85% naman ang nakaranas ng verbal harassment sa mga nakaraang taon. Dahil dito, 44% ng mga kabilang sa LGBTQ ang nagtatago ng kanilang kasarian sa publiko. 34% ay itinago ang kanilang sexualidad kapag nag-a-access ng mga serbisyo. Ano nga ba ang maaari nating magawa bilang mga kabataan upang tulungan sugpuin at wakasan ang double standard, discrimination at gender inequality? Dahil sa pandemya, nahinto ang malaking bahagi ng ating buhay sa labas at napilitan tayo ipagpatuloy ito sa loob ng ating mga bahay. Mas nalinang ang ating kaalaman sa teknolohiya. Maaari tayong gumawa ng Facebook page at IG account kung saan maaari natin itong gamitin upang makapag-raise ng awareness sa ating mga kaibigan, pamilya at kapwa-tao. Sa pamamagitan nito ay maaari tayong magbigay ng dagdag kaalaman sa kanila tungkol sa gender inequality na nangyayari sa ating lipunan nang sa ganun ay maintindihan nila ang epekto nito sa bawat isa. Maaari rin tayong gumawa ng mga posters and slogans, short video clips at kung ano pa na makatutulong upang marinig, mapansin at maintindihan ang ating ipinaglalabang pagkakapantay-pantay. Maaari rin namang gaya ng aming ginagawa ngayon.